Balik sila yung lingkod ng opisina ng or halimbawa, kung nagtatrabaho sila sa government, sila yung lingkod ng gobyerno. Mga teachers natin, sila yung lingkod ng ating gobyerno. Maging sa mga private teachers, sila yung mga lingkod sa pagtuturo. Okay. Mga doctors natin, sila naman ang lingkod tungkol sa panggagamot sa atin. So, maging sa atin naman lahat na sinagsasabing Kristiyano o mananampalataya kay Jesus o sa Diyos, tayo'y mga lingkod ng Diyos. Amen. So, pumapayag po ba tayong lahat na narito'y lingkod ng Diyos? Amen. So, ibig sabihin, ang bawat lingkod ay mayroong kanya-kanyang what? Trabaho. Meron silang kanya-kanyang specialty. Halimbawa, sa furniture, nagtatrabaho siya sa furniture, merong cutting part or resizing part, merong taga-planer, ibig sabihin, taga-planer, yung para mapantay yung mga pagbago. Meron din namang taga-liha or taga-sanding, yung sanding machine, taga-liha siya upang kumigis yung mga rack. So, merong sa isang, halimbawa, yung pintuan na yan. Itong pintuan na to, una, ay yung pagtistis ng kahoy. So, iba yung nagtitistis, iba yung para tistis, iba rin yung para planer, iba rin yung para assemble. Pagkatapos ng assembling, dadalhin naman doon sa finishing. Sila naman yung mga magliliha, yung ginagawa nila na dami, nililiha-liha ng mga mano, nililiha-liha yung mga balabalahibo ng kahoy. At pagkatapos maliha, doon naman sa varnish. O, meron namang taga-varnish o taga-pintor. So, bawat lingkod ay may kanya-kanyang tungkulin. At bawat Kristiyano ay mayroon din kanya-kanyang tungkulin sa Diyos. Amen? So, every Christian workers has their own personalities, has their own behaviors, has their own attitude, ano ba man. Meron silang kanya-kanyang kaugalihan o nakasanayang ginagawa. Halimbawa, yung magsasaka, pwede mo ba siyang talhin sa opisin ng campus planning at pag-drawingin mo ng plano ng building? Hindi. Kasi ang trabaho niya ay pagtatanim. Tama? So meron po tayong kanya-kanyang gawain bilang isang Kristiyano. Halimbawa, dito sa loob ng church. Patanan na natin, para sa kanan niya, maunawaan po natin. Ako po bilang pastor, ano ang aking gawain? So, my duty is to tell you the word of God. Sabihin ko sa inyo, sabihin ko sa atin kung ano yung kasalanan upang sa ganon maturuan tayo na pagsisihan ito at sa ganon ay gumawa tayo ng mabuti ng ayon sa kalooban ng Diyos. Upang sa ganon ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay mapunta doon sa kaligtasang walang hanggan o sa buhay na walang hanggan. So this is my work as a pastor. My work as a pastor is to pray for you. Halimbawa, pastor, prayer, request ko ito. So, that is my duty. That is my work. Then, si Kuya Wendy naman, ano naman ang kanyang trabaho sa ating church? Maliban sa church, isang young people leader, isa siyang gitarista. Sa tuwing kakanta si pastor, sisinyasan niya si Kuya Wendy, mag-gitara. Alang-alang sa Panginoon. So, binigyan siya ng Panginoon ng talento na tumugtog upang yun ang gamitin niya para sa paglilingkod niya sa Panginoon. Si Sister John, si Sister Maricel, as a leader for the members of the congregation. Okay? Sila yung mga kaagapay o kamanggagawa ni pastor para sa ganun ay mapadali o mapabuti ang trabaho sa loob ng iglesia. Mga matatanda! Ano naman ang pabilang mga matatanda? Ha? Sila naman yung mga binigyan ng talentong masarap magluto. Mga adult natin, sila yung mga masasarap magluto. Sila naman yung taga-anak. Ito pa ka, tingin ni pastor. Makinig ka kay pastor. Sila yung mga taga-anawa. Maging mga asawa, mga asawang babae, mga nanay, sila yung mga taga-anawa sa mga bata. Makinig ka doon kay pastor. Ano ko na yung, makinig ka doon kay pastor. Pag hindi ka makikinig, puputulin niya yung tenga mo. Tunod din makalibas ko. Ay, hindi makalibing. Sabi niya, kasi nga, di ba, tutod di lamayan. Okay. So, lahat po tayo rito ay mayroong kanya-kanyang tungkulin. That depende sa ating pagkatawag sa Diyos. Meron din namang mga
meron din namang mga drivers. Ginagamit nila yung pagiging talento nila sa pagdadrive alang-alang sa paglilingkod nila sa Diyos. Meron din yung mga magagaling maglinis, magagaling mag-map tulad ni Grace. Ang galing mag-map sa loob ng sa flooring. Diba? Kaya pag kumikintang-kintang na yung pag nag-shine na yung flooring, alam mo nang si Grace ang nag-map. Diba? So lahat po tayo ay merong kanya-kanyang tungkulin sa Diyos. Kaya lahat po tayo o lahat ng narito, huwag sana nating sabihin na wala akong halaga sa Diyos. Amen? Huwag po sana nating sabihin yun dahil lahat ng bagay o lahat ng tao o lahat ng membro sa loob ng Church ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan upang sa ganun ay magkaisa sila. Tama? Kung lahat tayo dito ay teacher, sino makikinig? Diba? Kung lahat tayo dito ay kung lahat tayo dito ay preacher, sino makikinig? Tama? So, ang Diyos binigyan tayo ng iba't-ibang tungkulin o iba't-ibang kakayahan upang gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. So, ang pag-usapan po natin ngayon is Christian workers. Okay? So, our personal work as Christian. Okay? So, yung next na banggit ko kanina, work yun as Christian sa para sa lahat. Pero may ang pag-usapan natin is ano ba ang personal work ko as a Christian worker? Ano ba ang personal kong trabaho bilang Kristiyanong lingkod ng Diyos? Okay. So tulad ko nang lagi kong sinasabi, lahat po tayo dito ay pamilya. Amen? Pamilya po tayo dito. Wala pong ampon dito sa harapan ng Diyos. Amen? Kundi tayo po ay iisang pamilya ng Diyos. Kaya naman, bago po ako magpatuloy, meron ng request, meron daw sa side. Nais ko pong umawit ng isang awitin ng pinamagatang We Are the Lord's Own Family. Yung own na O-W-N. So own, pagmamayari.
So, lahat po tayo rin magdamayan, mag, anong kinakanta natin kanina? Magbigayan, magmahalan. Okay? Sapagkat tayo po'y iisang pamilya ng Diyos. Amen. So, hindi ko alam kung anong mga drama ng mga young people natin kagabi. Na nakaka-antig naman ng puso. So, well, maging sa akin, actually, nabibless ako. Nakita ko mga nanay natin na umaawit dito sa harap. So, I was so blessed. Nabibless talaga ako at naluluha ako sa kagalakan sa Panginoon. Sa, dahil sinasabi ko sa sarili ko, Panginoon, salamat sa ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa ginagawa mo sa buhay ng mga nanay, mga tatay, mga anak, mga chikite, na kailan lang doon na ang aming mga salita ay nabibili, ang aming mga boses ay nabibili, napakahirap gumiti. Pero ngayon, talagang ang laki na ng ginagawa ng Diyos sa ating pamilya. Amen? Sa pamilya, bilang pamilya ng Diyos. So, our personal work as a Christian worker of God. So, nabanggit ko kanina na may mga kanya-kanya po tayong tungkulin, may kanya-kanya po tayong duty as a Christian worker sa ating Panginoong Diyos. Meron din naman yung mga worker na nakatutok lang sa bayad. Minsan, pag mura yung bayad mo, parang hindi nila gaanong minamabuti. Pero ang natutunan kong prinsipyo nung kapatid ko na engineering, na nagtatrabaho sa campus planning kasi nung din kinukuha niya ako bilang kanya kasi assistant. So ang lagi niyang sinasabi sa akin, tandaan mo, kung gaano ka kagwapo, ganun din dapat kaganda ang iyong trabaho. So yun yung naitanim ng prinsipyo sa akin. So napakasarap pala sa feeling na kung nagtatrabaho ka na hindi ka naghahangad ng kapalit. At least ang sayo ay ginagawa mo ito alang-alang sa Panginoon. Yung ginagawa mo ang isang bagay na, alam niyo yung mga ugali ng mga Budismo? Yung mga ugali ng mga Chinese, alam niyo mga Budism? Meron kasi silang kaugalihan na gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay. Na kahit sinasabi natin sila ay Budism, yung mga ang Diyos nila ay hindi ganito, kung hindi pa hindi po hindi yung buhay, hindi yung Diyos natin ang buhay. Pero meron silang kaugalihan na sa lahat ng tao ay kailangan nilang gumawa ng mabuti na hindi nagkaangat ng kamalik. Meron akong napanood na isang mayaman na ang ginawa niya, gumawa siya ng experiment. Okay? So kinuha niya yung baby na anak niya, dila na niya yung Lamborghini na kotse niya at pumunta dun sa harap ng groceryhan. Tapos sa lahat ng dadaan, sabi niya, pwede mo bang makahirap ako o makahingi ako ng pambili ko lang ng diaper ng anak ko? Naiwan ko kasi yung susi at wallet ko sa loob ng kotse kaya hindi ko mabuksan. So ang daming nagbigay ng tulong, ito pambili ko ng diaper ng anak mo. At saka sabi rin ng isang babae sa kanya, kung kailangan mo ng nanay, magiging nanay ng anak mo, nandito lang ako. So, daming tumulong. Then, kinabukasan, siya naman nagpanggap siyang pulubi na meron din anak. At nahingi, pwede po ako makahingi o makahiram ng pera, pambili lang ng pagkain ng anak ko kasi gutom na kami ng anak ko. Pero yung awak niyang baby, hindi ito, parang manika lang na binalot niya ng lambing. So, lahat ng madadaanan niya o lahat ng mga sasalubong niya na paghinga ng tulong, kalakalalaki mong tao, hindi ka magtrabaho, magtrabaho ka. Walang nagbigay sa kanya ng tulong. Hanggang sa nagulat siya sa pangyari, merong isang pulubi, totoong pulubi, na lumapit sa kanya at nagbigay ng $20. So, nagulat siya. Kaya pinuntahan niya ngayon itong pulubi ito. Bakit? Binigyan ng pera, sabi niya gano'n.
Nakikita ko kasi sa lahat ng hinihingan mo ng tulong, walang tumutulong sa iyo. Eh, bakit ikaw? Bakit mo ako tinulungan? Dahil, nung panahon din na meron akong anak na namamalimos kami, walang tumulong sa amin hanggang sa namatay ang anak ko sa buto. Namatay ang anak ko sa sakit. At alam ko yung pakiramdam na humingi ng tulong na hindi ka man lang binibigyan ng tulong. Kaya binigyan, kaya ako nang lumapit sa tumulong. So, napaluha siya doon at naiyak. So, tinanggal niya yung mga suot-suot niya na ang totoo, hindi ako mahirap. Gumawa lang ako ng eksperimento upang makita ko kung ano ang magiging reaction o magiging response ng tao sa akin. So dahil doon, siya ngayon ang tumulong doon sa pulubig na yan. So ang point dito ay, kung ang pagtulong o ang pagtupad mo o pagganap mo sa iyong tungkulin ay naghahangad ka ng kamalit, siguradong hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ngunit kung ang iyong ginagawa alang-alang sa Diyos ay hindi mo na hinahanap ang kapalit o hindi mo na ina-expect na sana. Tinulungan ko sana, hindi pa lang sila mag-thank you. O minsan, saka lang sila makakaalala pag kailangan nila ng tulong ko. Diba? Minsan kasi hindi natin maiwasan yung ganyang pakiramdam, diba? Bilang tao. Ngunit, kung tayo itutulong, sabi ng Panginoong Yesus, kung anuman ang ginawa ng iyong kaliwang kamay, ay hindi na dapat malalaman ng iyong kanang kamay. Ano pong ibig sabihin nito? Pag tinulungan mo siya, hayaan mo na, huwag mo nang alalahanin pa kung ano may babalik sa iyo. Ang mahalaga ay maging kagalakan natin ang gampanan kung ano ang tungkulin natin sa Diyos. So, ano nga ba ang mga personal work natin as a Christian worker? Sa aklat po ng Marcos, Mark chapter 2 verse 3. Okay, Mark chapter 2 verse 3 sa aklat ng Marcos sa ikalawang kabanata sa talatang ikatlo. Okay. In the book of Mark chapter 2 verse 3 kailangan ko nang magbabasa. Ati Hazel. May mga taong dumating na may dala sa kanya ng isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Okay. So may mga lalaking nagdala sa kanya, nagdala sa isang lumpo sa ating Panginoong Jesus. So our personal, isang personal work as a Christian worker is bringing helpless to Christ. Okay. Yung ilapit natin kay Kristo ang mga helpless o yung mga taong walang inaasahan, yung mga taong lansangan o minsan mga taong wala ng talagang yung hirap na sa sitwasyon. Sino-sino ba mga taong helpless? Magbigay nga tayo ng mga ibang ng mga examples. Mga taong helpless, iniwan ng pamilya o iniwan ng mahal sa buhay? Ano ba? Mga taong may sakit na wala ng ibang inaasahan? Ano ba? Mga taong nangangailangan ng tulong na wala nang silang ibang alam? Minsan kasi may mga taong namimihasa. Alam ba natin yung mga taong namimihasa? Yung lalapit sa'yo, hihingi ng tulong, tutulungan mo naman ng bukal sa iyong puso, then yung binigay mong tulong, hindi naman yan ginamit sa purpose na talaga kung bakit siya humingi ng tulong, kundi ibibili niya lang ng iba. Tulad ng pansariling hangarin niya. Tapos kinabukasan, lalapit na naman sa iyo. So, ang ibig kong sabihin ito, yung mga taong helpless, tulad ng paralitikong tao na ito. So, inilapit siya ng apat na lalaki. So, this is one of our personal work as a Christian worker. Ilapit natin sa Diyos ang mga helpless na tao. In verse 3, sabi niya, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Dito nila ipinapakita yung
concern nila sa isang tao. Yung bang ipapakita mo talaga na ikaw ay concern sa isang tao na ito, kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi mo siya kamag-anak. Kasi ang sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse 44 or 42 yan, hindi po ako nagkakamali. Ang sabi niya rito, kung ang nagmamahal lang sa iyo ang minamahal mo, ikaw ay itinuturing na matuwid? Or ang mga tao lamang na mabuti sa iyo ang mamahalin mo, ang tutulungan mo? O ang mga tao tumutulong lamang sa iyo, ang tutulungan mo? So ito ba, ito yung nakikita nating matuwid sa harapan ng tao. Ngunit sa harapan ng Diyos, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat kung ganun, meron na tayong yung tinatawag natin sa Tagalog na pagtatangi. Parang yung pinipili lang natin ang ating mga tinutulungan. Okay? Halimbawa, sabi ng isang tao, ito ang tutulungan ko dahil alam ko na balang araw tutulungan niya rin ako. Ito lang ang tutulungan ko dahil alam ko balang araw ibubuto niya ako. Ito lang ang tutulungan ko dahil darating ang araw na ganito gagawin niya sa akin. So, po, kundi ang apat na tao ito o ang apat na lalaki ito ay concern sila sa isang tao na paralitiko dahil alam nila yung paralitikong ito ay marahil siya ay wala ng pamilya, wala na siyang pag-asa sa buhay. So inilapit nila ito sa Panginoong Hesus sapagkat alam nila na kahit Panginoong Hesus lang nila niya matatagpuan ang kagalingan. Okay. So, sino-sino ba ang mga taong helpless na nakikita o kilala natin? Minsan kasi yung mga taong helpless, sila yung isa na kinaiinisan ng lugar na iyon. Sila rin minsan yung kinamumuhian ng mga tao. Yung mga helpless na ito, dahil wala nang nagmamahal sa kanila. Kaya sabi ko sa mga young people, actually ang puso ko, yung heart namin, is kung lulubin lang ng Panginoon, nais namin na itong Diyos na ito ay patayuan pa natin ng three stories para tirhan ng mga helpless na mga tao. Mga yung tinatawag nating house of refuge para sa mga baro na wala nang inaasahan sa buhay, para sa mga abandoned children, para sa mga street children, sa mga wala nang inaasahan talaga. Yung tinatawag nating mga helpless or those unloved, yung hindi nakakaranas ng pag-ibig ng mga tao. So sila po ang mga kailangan natin ilapit kay Kristo. So this is one of our personal work as a Christian worker. Ilapit natin sila sa Diyos. Amen? Sapagkat sila ay karapat-dapat din mabiyayaan ng biyayang tinatamasa natin. In verse 4, ang sabi dyan sa verse 4, Ati Daphne? Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat niyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan. Okay. So, kung mapapansin natin, itong mga apat na tao ito, nung nilapit nila sa Panginoong Hesus yung paralitikong ito, wala silang madaanan dahil sa siksikang mga tao. Okay? Masyadong crowded yung bahay na yun. Wala silang madaanan, kaya ang naisip nila ay butasan nila yung bubong para maibaba nila yung paralitiko sa Panginoong Hesus. Meron kasi dumarating yung time sa atin bilang Kristiyano na sumusuko tayo. Bakit kaya? Gusto, pinag-pipray ko naman siya. Lagi ko naman siyang pinag-pipray. Nababuhin siya ng Panginoon. Hindi pa rin siya nagpabago. Parang ayaw ko na, nagpabagod na ako. Ngunit ang apat na lalaki ito, ang apat na tao ito, hindi sila sumuko. Gumawa sila ng paraan para mailapit nila ang paralitikong ito sa Panginoong Hesus. So ang punto nito, kailangan yung pagganap natin ng tungkulin natin sa paglapit ng helpless sa Panginoon, kailangan meron tayong eagerness. Meron tayong pagiging masigasin. Yung hindi dapat tayo madaling sumuko. Amen? Hindi tayo madaling sumuko, Ate Jana. Amen?
Huwag po tayong susuko agad sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Kung sa tingin natin, ilang taon ko na siyang pinag-pray, Pastor, 5 years na. Alam mo, hindi masasayang ang panalangin mo niya. Amen? Tulad nga nung nasabi ko noon, nung nakaraan, yung uncle namin na tinitawag ng namin, Satanas, eh, nabago ng Panginoon. Diba? Marami rin mga tao sa bilangguan. Actually na, sububod sila ng kasamaan. Pero nung sila ay binago, dahil sila ay nailapit sa Panginoong Yesus, sila ay binago ng Panginoong Diyos. Meron akong isang alam na pangalan, kung kilala niyo po si Bill O'Hare. Bill O'Hare, isa siyang sa Muntinlupa, sa Bilibid. So doon siya na bilanggo ng ilang taon. Pero nung siya ay inilapit sa Panginoong Yesus, doon kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay niya. Hanggang sa binago niya yung buhay niya at nakapag-compose siya ng mga kanta as his testimony. Kaya kung saan-saan siya dinadala ng Panginoong Diyos, inaawit na yung kanta niya yun bilang patotoo. At sa mga tao naman na nakakarinig ng kanyang kanta, doon sila na bibless, doon nila nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, doon nila nauunawaan ang salita ng Diyos, hanggang sa sila rin ay binago ng Diyos. So kahit sabihin pa natin, pinakamasamang tao yan sa buong mundo, kung sila ay inilapit natin sa Diyos, na instead na hinuhusga natin sila, oh, di tama, yung tao yan, ganto kasama yan, yung tao yan, ganto yan, hindi yan dapat mailigtas, dahil ganto yan, ganto kasama yan. So instead na ganoon ang ginagawa natin, ngunit kung sila ay inilalapit natin sa Diyos, kahit sabihin mo nang wala nang pag-asang magbawi yan. Di ba? Meron pa tayong ilalang tao na sinasabi ang wala nang pag-asang magbago? Di, alam ko na marami kayong kilala. Di ba? Ngunit kung inilapit natin yan sa Panginoong Yesus, nang masigasig na hindi tayo sumusuko ang Diyos, makikita natin kung paano siya kikilos ng himala. Sabi ng Panginoong Yesus, "Call unto me, and I will answer you, and I will show you him." Ipapakita ko sa iyo ang mga kamangha-manghang bagay na hindi mo pa nakikita mula noong una. So, ibig sabihin nun, ang Diyos ay kumikilos sa mga imposibleng bagay. Amen? So, huwag po tayong sumuko na ilapit ang mga ibang tao o ang mga helpless people sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, in John chapter 1 verse 41 and 42. John chapter 1 verses 41 and 42. Ati Ida. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon. At sa kanya'y sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas, na kung isasaling ay Kristo. Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya'y tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas, na kung isasaling ang kahulugan ay Pedro. Okay. So, ayon sa ating binasa, ang pangalawang trabaho o personal work ng isang Kristiyano, ang lingkod ng Diyos, ay winning members of our own household. Halimbawa, ako ay mananampalataya sa Diyos. So, it is my personal work as a Christian worker, na ilapit ang aking membro ng pamilya sa Panginoon. So, sino ang naglapit kay Pedro dyan? Sino ang ice kay Simon? Sino ang naglapit sa kanya? Si Andres. Okay. So, si Andres, nung makita niya si ang Panginoong Jesus, nakita niya ang Mesiyas, kaya tumatak sa isip niya, uy,
ipapakilala ko ang Panginoong Jesus sa aking kapatid. Kaya dali-dali siya hinanap niya ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi niya, nakita na namin ang Mesiyas. So it is our duty na ipakilala ang Panginoong Jesus sa bawat miyembro ng ating pamilya. Kaya napakapalad sa isang pamilya kung ang mga magulang ay mananampalataya sa Diyos. Because they have their authority. Meron silang kapangyarihan na sabihin sa anak nila, anak, huwag kang maglalakad siya ngayon. Pupunta tayo sa church. Diba? Anak, maga kang gumising bukas. Mag-unahan tayo. Diba? Kasi nga, it is our duty na ang bawat miyembro ng ating pamilya ay mailapit sa Diyos. So itong pangalawang ating personal work as a Christian worker, so kailangan mailapit natin sa Diyos ang ating pamilya. Kaya nga, lagi sinasabi ko sa mga anak natin, alam nyo, nabibless ako sa inyo, nabibless ako sa family ninyo, dahil unti-unti lahat ng membro ng ating pamilya, ng inyong pamilya, ay nailalapit na sa Diyos. Kaya nga, natatanda nyo pagka nagte-testimony si Nanantun nyo, hindi ko makakitaan, nagpukunayan sila, nakinihan ko. Diba? So it is her duty. Diba? Si Nana Isabel, Nanang Aida, maging lahat tayong parents na nandito. Wala tayong ibang hinangad kundi mailapit sa Diyos ang ating pamilya. Tama? So, dahil ito ang ating tungkulin pala. Tulad ni Andres, masaya siya ipinakilala ang Panginoong Jesus sa kanyang kapatid na si Simon. So, ganun din sana tayo. Masaya tayo na ipakilala ang Panginoong Jesus sa buhay ng ating mga kapatid, magulang, pinsan, kamag-anak. Sabihin natin, di naman parbas. Naalala ko yung pinsan ko nung nag-aaral ako ng Bible school. So, binigyan ko ng Bible yung pinsan ko. Alam niyo kung anong ginawa niya sa Bible? Ano, kumusta yung Bible na binigay ko sa'yo, pinsan? Nakagaduan. Sabi, nakalahati na. Akala ko ba naman, nabasa na niya yung buong kalahati ng Biblia. Hindi pala, unti-unti niyang pinupunit yung bawat pahina. Ang ginagawa niya, pinambabalot niya ng marijuana. So marijuana, pinambabalot niya ng marijuana. Yun ang sinisip-sip niya o iniip-sip niya. So na, talaga yung puso ko na, sa pipin ko kung nag-insan, tumalda ka, nagdadula kami ka po. So ganun. Minsan, talaga ano pa niya ako nakita? Hindi kami ka tumalan eh. Dumating yung time na lasing silang pareho ng kuya niya, ng kapatid niya. So, magkatabi lang kasi, kapitbahay lang kasi ng Bible school na pinag-aaralan ko yung bahay nila. Siyempre, malaking bahay yun. Mas naririnig ko, may kalang kaya, dali-dali akong tumakbo. Gusto na niyang patayin yung kuya niya dahil pala sa selos o sa ingkit. Puno ng bata tayo, ikaw lang, paborito ni papa, ikaw lang, paborito ni mama. Tapos, niyakap ko siya ganyan, insan! Tapos, kung talagang hindi ko na siya maawat, dihan ko maanawan, nagpanggap akong galit, sige lang, patay! Parang ako na yung nagwala. Kasi mababasag na lahat, TV, mapinggan, basag na lahat. Kaya, sige, huwag man ito, uto. O patay mo lang. Pinunta niya. Hindi ko kaya, insan. Hindi ko kaya, insan. So, kinuha ko yung time na yun. I took advantage. Hindi ko na pinakawala. Doon ko na siya kinausap ng heart to heart. Kahit pala lasing, nakikinig din. Doon ko na realize na kahit pala gaano siya kalasing, nakikinig din. Diba? Kinausap ko siya. Ito. Nagdadrama-drama na doon. Diba? Pero nung kumilos ang Panginoon sa buhay niya, yung dating rebelde noon, ngayon, sa kanya pa, nararamdaman ng kanilang nanay yung totoong pagmamalasakit. Ngayon, yung dating rebelding bata noon, ngayon, talagang pinapakita niya kung gaano niya kamahal si mama niya, si papa niya, na yung dalawang kapatid niya na paborito ng mga magulang naman, sila ngayon parabagat wala nang utang na loob sa mga magulang. Pero siya na rebelding noon, doon mo na makikita yung tunay na pagmamahal sa kanilang. Why?
hindi tayo mawawalan dapat ng pag-asa na ilapit ang membro ng ating pamilya sa Panginoong Diyos. Wala na magkatawaan na ka, wala yung pag-asa. Ang ganda ka, pastor-pastora ka man, pastor-pastor ka man. Kahit pagtamunan ka, minsan si pastor, pag ano, yung mga ipinsan niya, pag pinagsasabihan ko, pinagtatawad ko, oh bayaw, oh bayaw, oh bayaw, oh bayaw. Minsan, pagka si pastora, pinagtatawad nila, oh pastora, ka lang pala ngayon. Diba? But it's our duty to win them into Christ. Amen? Minsan kasi, napakahirap sa sitwasyon na ang babae ang siyang humihila sa lalaki sa loob ng church. Tama po ba yun, hindi? Napakahirap. Ngunit tulad ng sinabi ko sa inyo, ang masigasig na panalangin sa Diyos ay iniibig ng Diyos. Wala pong imposible yan kung ilapit natin ito sa Panginoon. Amen. Tulad po ng nabanggit ko kanina sa mga testimonies natin, kung tayo po'y nananalangin ng masigasig sa Diyos, God will answer our prayers. In Jeremiah chapter 3 verse 33, call unto me. Tumawag ka kasi sa akin, wala kang load. Tumawag ka sa akin, kahit wala kang load. Dahil dito, mayroong Lord. Amen? Merong Lord na nakikinig. Ang bawat Kristiyano, hindi na kailangan ng load para makatawag sa Diyos. Kahit anong oras yan, kahit anong sitwasyon, o saan ka man naroon, ang Diyos ay nakikinig sa dalangin ng masigasig na tao. Amen? So we will win our members of our family sa ating Panginoong Diyos. In verse 42, sabi niya, at isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawagin Cephas, na ang tatumbas ay Pedro, or bato, or yung stone. Ngayon, ang punto rito, hindi lang ipinakilala ni Andres ang Panginoong Jesus kay Simon, kundi anong ginawa niya? Dinanapan niya si Simon kay Jesus. Okay? So, hindi niya lang ibinalita ang mabuting balita kay Simon, kundi dinala niya si Simon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Anong ibig sabihin nito? Hindi lang sana natin sinasabi, anak, magsimba ka naman. O anak, pumunta ka na sa simbahan. At ako nang maiiwan dito sa bahay. So, hindi dapat ganun. Kundi ano ang kailangan natin gawin? Tulad ng ginawa ni Andres, isinama niya, pumunta tayo kay Jesus. So, dalawa silang pumunta, hindi. Kasi minsan pagka ano, dahil sa kabisihan nating mga magulang, anak, sige na, magsimba ka na doon. Pakisabi na lang kayo ni Pastor, marang busy-busy kasi ako, ay, ikaw na lang magsimba. So, hindi po ganun kundi. Ano pong kailangan natin gawin? Samahan natin sila sa Panginoong Jesus. Halimbawa, kung ikaw ay napadpad sa isang lugar at wala ka pang kakilang-kilalang tao, maliban lamang sa iisang nag-anyaya sa'yo. Sabihin niya sa'yo, sige na, pumunta ka na doon. Sabi mo na lang na ano, na kaibigan mo ako, magkakilala tayo. Ipakilala mo yung sarili mo doon. Anong pakiramdam mo? Makakaya mo ba? Diba, nahihiya ka? Ayaw ko, nahihiya ako doon. Wala akong kakilala doon. Baka ma-OP ako doon. Diba, ganun tayo? Pero, halika, sasamahan kita at ipapakilala kita. Diba? Meron kang, o nagkakampante ka dahil meron siyang kakilala mo. Ganun din sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo, kailangan isama natin sila sa Panginoong Jesus. Umang sa ganun ay maranasan niya kung ano ang nararanasan natin sa Diyos. Amen? So we should have to win them sa ating Panginoong Jesus Kristo. In John chapter 1 verse 45, ito ang ikatlong personal work bilang isang Kristiyano. John chapter 1 verse 45, at Diyana. Na
Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta si Jesus na taga Nazareth ang anak ni Jose. Okay. So si Felipe ay meron din siyang kaibigan. Okay. So hindi lang pala sa member ng ating family, kundi pangatlo, recommending Christ to personal friends. Kung meron tayong mga best friend, layong lagi nating kausap, kakwentuhan, katututan, kachatan. So ipakilala din natin sila sa Panginoong Jesus. So hindi lamang sa ating family, kundi maging sa ating mga classmates, ah, hindi. Gusto nyo crushmate kasi mga naririnig ko mga bata, crushmate. Ibang-iba na talaga mga millennials ngayon, no? Sinasabi nilang tayo daw ang mga corny, mga sinaunang tao, pero parang pag naririnig ko yung mga sinasabi nila, parang sila parang walang kabuluhan yung mga sinasabi nila ngayon. Tama ba yung mga anak? So, ipakilala natin ang Panginoong Jesus sa ating mga classmates, sa ating mga friends. So si Felipe, masayang-masayang ipinakilala ang Panginoong Jesus sa kanyang kaibigan. Sinong kaibigan niya? Si Nathaniel. So huwag po tayong mahiya na ipakilala ang Panginoong Jesus sa ating mga kaibigan. So ang trabaho pa lang ito, o ang mga tungkulin na ito, ay hindi lang pala tungkulin ng isang pastor, kundi tungkulin ng bawat mananampalataya kay Kristo sapagkat tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. At ano nga ba sabi ng Panginoong Hesus Kristo? Ang sino mang magkakaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin sa harapan ng mga anghel ng Diyos. At ang sino mang masaya o yung may lakas ng loob na ipinapakilala ako sa madla, ay hindi ko rin siya ipapahiya sa harapan ng mga anghel ng Diyos. So, lahat po tayo bilang Kristiyano ay meron po tayong responsibilidad upang ilapit natin ang ating mga kaibigan, mga kakilala sa ating Panginoong Diyos. Nalala ko noong 4th year high school ako. So, doon na kasi nagsisimulang nararamdaman ko yung calling ng Panginoong Diyos sa akin. I was 16 years old at time. So, meron akong nilapitang kaibigan na lalaki rin. So, una, binarkada ko siya. Then, hanggang sa masolwin ko siya, ipinakilala ko ang Panginoong Jesus sa kanya. So, hanggang noon nakilala na niya ang Panginoong Jesus, ang ginagawa namin is every morning, kami ang naunang dumarating sa classroom namin kasi siya yung president namin sa classroom. And siya yung tagahawak ng susi. Ang ginagawa namin doon, nauuna kami pumupunta doon sa classroom, nagpipray kami. Pinagpipray namin yung mga teacher namin, mga classmates namin. Ganun yung ginagawa namin. So, we need to win them. Ipakilala natin ang Panginoong Hesus Kristo sa ating mga kaibigan. At hindi ko lang muna yun, na yung palang kaibigan kong yun, nagsusuluin din siya. At nung nakasuluin siya ng isa o dalawa, yung dalawang sinuluin niya, nagsuluin din. Diba? So doon natin makikita kung gaano kabuti ang Panginoong Hesus Kristo sa buhay ng isang tao na nagpakilala sa kanyang kaibigan, at ganoon din ang gagawin ng Diyos sa kaibigan na yun, ipaparamdam niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanila upang sa ganoon sa lahat ng naroon ay maranasan din nila ang tinatamasa ng bawat isang pag-ibig ng Diyos. Kung meron kang kaibigan, ayaw mo bang i-share din sa kanya ang mga galang nararamdaman mo? Siyempre, di ba, gustong-gusto mong sinishare. Pati nga, sekreto mo na hindi mo sinasabi sa nanay mo, na i-share mo sa kanya. Pati nga, crush mo. Na isa, dalawa, tatlo, lima na crush mo na i-share mo sa kanya. Di ba? Lahat ng sitwasyon, lahat ng circumstance na nangyayari sa bahay ninyo, sinishare mo sa kanya, di ba? So kung gaano mo ito ka-excite i-share, lahat ng bagay na i-sinishare mo sa kaibigan mo, mas lalo sana ang Panginoong Jesus i-share natin sa kanila. Amen? Amen po ba? Amen. So,
Nag-amen tayo, ibig sabihin, anong pong ibig sabihin? Amen. Sumasang-ayon ako. Kaya pag nag-amen tayo, sumasang-ayon tayo, Grace, ipakilala mo siya sa Panginoon. Amen. Bernadette, ipakilala mo siya sa Panginoon. Ipakilala natin sila sa Panginoon. Amen. Amen. In verse 46, sa John chapter 1, verse 46. Anong sabi niya? Pagbasa mo, Kuya Wendell. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Okay. So, hindi lang niya pinakilala kasi darating yung time na meron tayong mga kaibigan na magtatanong-tanong sa atin. Tama ba? Sino nakaranas yun? Ipinakilala mong Panginoong Hesus sa kanila, doon na siya nagkakaroon ng curiosity. Magtatanong-tanong siya. So, hindi lang sapat na ipinakilala mo siya sa Panginoong Hesus, kundi kailangan na roon ka upang gabayan siya sa kanyang paglaki o paglago bilang Kristiyano. So, may mga katanungan siya. Kailangan mo rin ituro sa kanya ang salita ng Diyos. Paano mo may ituturo sa kanya ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan din ng iyong sarili. Paano siya may bibless sa iyo kung sinasabi mo sa kanyang salita ng Diyos pero hindi mo sinusunod? Diba? So hindi ka nagiging blessing sa kanya. Ngunit sabi ni Felipe, halika't ipapakita ko. Halika't ituturo ko. Halika't ipapaliwanan ko. Paano pasto pag hindi ko alam yung sagot? Narayan sa Biblia. Kaya tawagin niyo pastor. Pastor, meron pong kaibigan na nagtatanong tungkol sa ganito. Upang sa ganun ay maunawaan nila. Kasi nakakatakot-takot kapag ang sanggol o ang isang bata o isang baguhan sa pananampalataya ay mali ang kanyang mali ang turo na naituro sa kanya. Mali ang salita ng Diyos na naituro sa kanya. Kasi minsan may mga nagtuturo na nanggagaling lamang sa kanilang sariling pag-iisip o sariling kaunawan. Ngunit kung ituro po natin sa kanila, kailangan ito ay nakabase sa